All right. So, ayun nga guys, no, congrats sa mga kumita today sa stock market. Ngayon ay October 13, 2020. And as always, we will conduct our technical analysis ng PSEI. For our verse of the day, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kind, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ayan. Nagbi-build up ang ating ano, no? Ang ating perseverance. Yan ang pinaka-fruit. So, sabi yan sa James 1, verses 2 to 3, NIV. So, for our quote of the day, being wrong is acceptable, but staying wrong is totally unacceptable. So, anong sense niyan sa stock market? Ano po? So, isa yan sa mga cut loss, no? Kunwari, nag-trade ka, tapos alam mong bumaba yung level, naabot niya yung cut loss mo. So, okay lang, naibenta mo na yun kasi na-reach mo na yung cut loss mo. Risk management yun, guys. But, if hindi mo pinansin yung cut loss mo at nagtuloy-tuloy pababa yun, then that's totally unacceptable, no? Isa yun sa mga kailangan nating i-improve. Na learn when to say or know when to admit that you are wrong, no? Hindi yung mag-stay unacceptable ka tapos naubos na yung capital. Medyo delikado yan pagdating sa market. Okay? So, thank you so much guys sa ating subscribers, 1.19k. Please subscribe and hit that notification bell. So, yun nga pala, no? Meron tayong dalawang klase ng videos, no? Itong isa, technical analysis natin. Then, yung isa is yung stock screening natin, no? Diyan tayo yung nag-screen ng stocks ng magandang bantayan kung may aangat or bababa. And kanina, nakailang kuha tayo ng bounce, no? Nakasalo tayo ng mga bounce. Alright, so, let's get down to business. Unang-una, as always, si Dito CME Holdings. Ayan. So, makikita nyo naman, ayan na yung pattern niya. As explained last time, tamang-tama, no? Same na same yung ginawa niya, katulad nung huli nating video, na nagko-consolidate nga siya, bumaba nga siya. And currently, we have a spinning top type of candlestick na bearish. Okay? So, kung check natin dito, check muna natin ang kanyang Fibonacci retracement. Yan tayo sa support 2. Sige, check lang natin. Ano po? Ito natin banda. Okay. So, for this one, mapapansin nyo na ito yung landmark prices natin. Ano? Ito yung 0.50 na sa support 1. Mapapansin nyo guys, ang lakas ng support as area na ito. Around 6 pesos. Ito. Itong ating ano, 0.38. Yung 0.38 natin, ang lakas ng suporta dyan, no? Ang nangyari, sinubukan siyang pababain today hanggang 5.80 and nabawi naman. So, may suporta tayo dyan, pero mas malakas ang ating resistance around 7 pesos dito. Ito ang malakas na resistance natin, guys. Ayan, no? Kita nyo, nag-stuck talaga dyan yung dalawang candle natin dito, tsaka bumaba. And lalo, mas malakas yung sa 8 pesos. Pero for now, mukhang dito siya sa area na ito nagko-consolidate. Ayan, no? Sa ating Fibonacci, sa 0.38. Alright? Sa point, mukhang consolidation phase muna to dahil nagsisimula na siya mag-pullback. So, check na natin. Si sir, mukhang ano pa rin naman to, no? Ayan, no? Downtrend pa rin naman siya. Hindi pa siya ano, nag-change ng mind niya, ng ating indicator. For our BB, tignan natin kung yumuko. Although, expanding pa din. Ayan, no? Paangat pa rin naman ang kanyang movement. Alright? So, volatile pa rin ang kanyang, ano, ang kanyang changes in price action. However, makikita nyo na that is contradicted by the volume. Medyo bumababa na yung volume natin, no? Nasa ano na lang? Nasa 49 million. So, yung value niya, nasa 300 million na lang. Umaabot yan ng 1 billion last time, diba? So, medyo malaki, no? Meron tayong descending order ng ating volume. Pababa po tayo, guys, no? So, that what it means to be consolidating pa sa area na ito. Tingnan nyo, paliit na paliit yung galaw niya. Although expanded si Bollinger Band. Ibig sabihin niya, nasa time of consolidation na tayo, no? That's a stock market cycle. Stock cycle yan po na magkoconsolidate talaga ang stock muna. Which is as expected pa rin naman. Na po? So far,
so good pa naman itong stock na ito, hindi pa tayo nag the downtrend, ano? Kung mapapansin natin dito, sabi ni Ichimoku, it's still going upwards. So continue pa rin ang kanyang uptrend, tapos pag nag-plot tayo dito sa kanyang real body, mapapansin natin ito. Then another one here. Ayan. Mapapansin natin na nag-aano nga siya. Nag-consolidate sa area na to hanggang sa magkaroon ng breaking point. Breaking point natin either go up or go down. Okay? If consolidating, ibig sabihin nun sideways movement pa talaga. So check natin si MA. Check muna natin si MA9. Then 20. Dalawa muna ng MA, no? Sis 9 na pala. And then 20. For short term muna gagamitin natin, ha? May dang kulay nito. Contradicting dapat. Si puti na lang. Okay. So kung mapapansin natin na si MA9 acting as a resistance, no? Kailangan niyang basagin muna ito for now. Kasi MA9, I think, nasa ano yan eh? Nasa sa pesos. Yeah, near the 6 pesos. So, kailangan niyang basagin niya. Kasi today, MA9 served as a resistance. Kaya nung pag-angat, biglang hinatak pa baba. Si MA20 naman, medyo malayo pa, no? Although bullish, very bullish, MA9 above MA20. Okay? Si MA50, check natin yung iba nating MAs na mukhang malayo-layo pa. MA50, MA100, and MA200. Although mukhang malayo na to, no? MA200. Check pa rin natin. Non-mark prices, parang Fibonacci. Okay. So, makita natin yung pattern na yan. 920, 100, 50, 100, 200. That's a very bullish pattern pa, no? So far, so good. Kailangan niya lang tomorrow, very important, take note of this. Kailangan niya tomorrow above MA9. This is the MA9 line, no? Dapat yung candle natin mag-close above MA9 and hopefully it would be a green candle. Okay? Although hindi magandang indicator ang hope sa ating ano market. Yeah, do not be led by your emotions. Okay? So MA50 natin dito pabanda, no? Medyo nandito sila sa support to, medyo malayo. So ito lang babantayan natin si MA9, dapat above siya mag-close. So let us proceed. Oh, one more thing, it's forming a Darvas box pala, no? Dito man tayo sa short term. Nagsisimula siya mag-form diyan. Ayan. So again, magko-continue yung consolidation if either mag-sideways siya dito hanggang 6.61 kung napakaliit ng movements natin. Either dyan or at least dito man lang. Okay? Either 6.61 or 7 pesos, 7 pesos. Hanggat nag-move within that box, sa Darvas box natin, yung price action, magka-sideways movement pa rin siya. Alright. Now, let's proceed to our MACD. So, for our MACD, as we can see, we are seeing signs of weakness. Humihina po ang buying momentum natin dito. Ayan, no? Sabihin, umuunti ang buyers, no? More on selling tayo ngayon. And again, that's what you mean by pullback. Look at this one. Blue is converging with red, signifying that there is further loss of buying momentum. Humihina po buyers natin and sellers. Since bumababa yung prices natin. Okay? For this one, ito na po. Ayan. So currently, nahinto siya today sa 5.96 dahil nandyan yung support natin of the RSI. Pansin nyo dito. 1, 2. Okay, so far, dalawa. May dalawa tayong times na na-test itong support na to. And currently, nandyan nga yung presyo natin. No? Nandyan yung RSI natin sa 66 level. Okay? So, nasa 66 level yung RSI natin. Which is nasa support level, immediate support. Although, ito yung kanyang base. Ang kanyang, ayan, no? Currently, kahit dito mo tignan, kahit hindi na dito, dito pa lang, nabasag na yung support, no? Maaari siyang magtuloy-tuloy. Kasi nabasag na itong support of the uptrend natin. Maaari na siyang magtuloy-tuloy pababa if
And if hindi masustain nito, nito ang ating support here at 66.59 levels. Ito, ayan yung support na tinutukoy natin. Itong ginawa kong yellow line. No? Kailangan ma-maintain yan. Otherwise, if biglang bumaba pa dyan, nagdire-diretso, baka magtuloy-tuloy. But then again, we are currently on pullback or sideways movement pa naman. No? Maganda nga yung pullback niya dahil malakas ang support around 6 pesos. 6 pesos, no? Maganda dyan. Alright, let's proceed to our next stock. Mary Mart. Ayan, nag-ingay si MM ngayon. So, Mary Mart, fundamental-wise, hindi siya ganun kaganda, no? Pero, malaki ang room for improvement niya. Nagkaroon lang tayo dito ng pumping and dumping, no? Biglaan. Same pattern here. Alright? So, as you can see, ang 52-week low niya, no? Maganda. 1.28 lang. Nag-times 3 na dapat ang iyong pera. So, meron tayong ascending increase or meron tayong increase in volume throughout the day. Maganda ang volume niya today. Talaga namang nag-ingay. Ano po? And currently, ang maganda sa kanya is malakas ang support ni MA50 around this area. Pansin nyo yan, hindi sila bumababa sa MA50. Ito yung MA50 natin, no? Very good. Nasusustain ni MA50, maganda ang suporta dyan. And currently today, nabasag si MA20 and MA9, this one. Nabasag silang dalawa. Alright, MA100, 200, wala pa dahil medyo bago pa lang tong stock na ito. Okay? So, ang mahalaga sa kanya, if you are susubaybayin na itong stock na ito, dapat mag-close siya above the resistance one. Okay? Very important, above the resistance one. Although, ayan o, nasa consolidation phase siya, pansin nyo ba? Ayan o, consolidating siya dito sa area na to. Diyan lang ang naglalaro ang side ang price movement. Okay, that's part, no? Part and parcel. Okay. So, for this one, let's check our parabolic SAR. Ayan, sabi niya, kailangan niyang masustain ulit or masustain yung increase yung ganito kataas at as a presyo ng 3.30 para magbigay siya ng signal na mag-uptrend na siya or meron tayong strong trend na it's going upwards. Right? So for now wala pa, no? Medyo bumaba kasi. Ito yung tinutukoy ko, guys, no? Sinabi ko nagko-consolidate. Ayan, no? Very low ang volatility niya. Sobrang maikli for now dahil consolidating, no? If mag-continue to, itong gantong malakihang movements, is magbubuka talaga yan, mag-e-expand. Okay? Maganda ang potential ng stock na ito. Room for improvement. Kung magtutuloy-tuloy. Ayan, kung mapapansin natin dito, no? Still going upwards. Wala pa siya sa cloud, no? Hindi pa siya umaabot kahit sa upper limit ng cloud. So, that's still a good news. For this one, sa ating MACD, we are seeing signs of strength. Nag-i-increase, guys, yung buying momentum natin. Ibig sabihin, maraming gustong bumili ng stock na ito. And mapapansin nyo, ayan, no? Our buyers, nagko-converge sila sa sellers natin. Ibig sabihin, nagko-cross sila. Pag nag-MACD cross yan, makaka-expect tayo ng sudden outburst or sudden na increase sa prices. Lalo na't pansin nyo, it's nagsa-sideways si how do you call this? Nag-sideways si Bollinger Band. So, maaari siyang mag-uptrend. Another point, guys, is kaya bullish tayo sa kanya. Ayan po. Maganda ang suporta niya dito, matibay. Apat na beses na na-try. Okay? Matibay, kaya nagkakaroon tayo ng bounce upward. No? Maganda ang kanyang RSI. And kailangan niya lang basagin to. No? Currently, kaya siya napahinto sa 3.10 dahil resistance area po kasi yan. Matibay po ang supply dyan. Kaya, 1, 2. Twice na subukan yan. Ano po? Actually, 3. Meron pa yan dito. Okay, anyway, yan muna. Dalawang beses siya na subukan. Or tatlo. And then, kailangan niyang basagin itong 56 levels. Watch out for this one, no? Kasi kapag nabasag niya yan, given na pag maganda ang ating MACD cross, ayan, no? That could significantly affect the price action, making it an uptrend. Alright? Maaari pang tumaas, no? Abang-abang tayo dyan sa mga abangers nating mga kaibigan.
Okay? All right, now let's proceed to our next stock. Now Corporation. Okay, ano yung nangyari kay Now? Tingin ko bumaba din siya today, you know? Although kanina busy tayo sa paghahanap ng mga stock na kukupitan, no, habang nagte-trading day. Okay. Remove muna natin ito, na-distract ako. Okay, hindi ganun kalakas ang ano ni Now, no, ang kanyang volume relatively sa mga nakaraan niyang price actions. And currently we have a spinning top type of candlestick. Ano naman siya, bullish, no? Although, hindi niya pa na-cover up itong red day natin yesterday. So, pullback yan, guys. Pullback time. And again, kung mapapansin nyo, yung kanindang pattern, gantong-ganto rin, no? Pag nakakita kayo ng ganyang pattern, parang pa-triangle, no? So, consolidating pa ang ibig sabihin niya. Nag-consolidate siya within our support and our resistance, no? Kung, it's either a consolidation or another term is base building. Gumubuo siya ng base sa area na ito. Okay? So, let us proceed pa din. So, for our PSR, still going upwards pa rin, no? Wala pa siyang babalak na kuhanin pabalik or i-regret na sinabi niyang uptrend yan. Uptrend pa rin, guys. Wala pa tayong signs of reversal or SRO. SOR. So, tama. Tapos, kung mapapansin natin dito sa our Bollinger Band, there is a continuous increase in the volatility. Ibig sabihin, pwede pa siya bumawi, no? Nang sa price action niya, pwede pang umangat. And currently, very healthy, very good pa ang ating Ichimoku Cloud. Since, correlatively dito, napakaganda ng performance ni Now. Okay? Especially nung last month, no? And mapapansin nyo, ito acting as a resistance and support. So, maaaring mag-sideways movement muna siya or consolidation phase muna. Okay? Salo-salo tayo sa mga mababa. Okay, labas natin itong sila MA, no? Kung mapapansin nyo, si MA9, like the dito, is acting as a support. Maganda ang suporta niya sa level na ito. Around 4.46 pesos. Okay? 4.46 pesos. Maganda ang suporta niya dyan. Bakit kamo? Dahil dito, ipansin nyo to, dito siya huminto, dito huminto, stop dito, tsaka dito. Ayan, bilugan ko na lang. Ayan, guys. So, in short, maganda ang suporta niya dyan kung papasok. Pero, mas maganda pa rin bumili kung bumaba man niya ng 4.12. And again, sideways movement muna siya for now. Ang mahalaga na susustain ni MA9 ang kanyang uptrend. Okay? Now that I'm curious, check lang natin to. Sa ating Now, tignan natin ang net buying and net selling. Ayan, currently, no, bumalik na ang ating buyers, although mahina pa lang ang net natin, ng 627K. Alright, let's proceed. So far, magandang, ano, no, abangan nyo to si MA9, magandang bumili within MA9. So for this one, yon, we are seeing, medyo yumuyuko na ang ating histogram. Meron tayong lower high. Sabihin, pahina ng pahina yung buying momentum. Although healthy pa naman, kasi blue over red, marami pa rin gustong bumili. May signs lang of weakness, no? Relatively to the past day. So it's blue over red pa rin, no? Sabihin, maganda pa rin, marami pa rin gustong bumili kay Now. Yun nga lang, ano po guys, dahil sabi ko nga, consolidation, consolidating din ang kanyang RSI. Pansin nyo dito, very good pa rin ang base building natin sa area na ito. Ayan. Nasusustain naman, still going upwards. Healthy pa yung ating area dito. Oh. Maganda pa yan, guys. Ang maganda lang kay Now, kung aangat ulit siya at around 85 level, 84 to 87, ang maganda lang sa kanya, dapat dahan-dahan lang. Huwag biglaan. Kasi pag biglaan, katulad nito, bigla ang baksak din yan. No? Kung bigla ang angat, bigla ang correction din. Angat, correction. Okay? So for now, sideways movement muna ang pinaka-bias natin for Now Corporation. Okay, sana ba ang next natin? Mukhang CHP ata ulit, no? Oh, CHP nga. So, let's go CHP. Alright.
So for CHP, nagkaroon ng malaki-laking pullback dito today, no? 4.19% ang pinullback niya. However, the good news here is na susustain pa rin ni MA9. Here's the golden line, that is MA9. Susustain niya pa rin ang kanyang price action at siya nagiging immediate support. Although malakas ang suporta ng dalawa dito, no? Si MA20 tsaka si MA9, maganda ang support niya near the support 1. So, that's good sign, okay? So, mapapansin natin dito, si MA50 naman went above the MA200, no? Again, that's a good sign na it's still going up. If ever lang gustong pumasok, wait natin siya sa areas of support. Either dito sa MA9 natin or sa support 1. So, sa mga may hawak, wag po kayong kabahan. As long as meron above siya ni MA9, we are still good, no? Maganda ang support sa area na ito. Okay? Sa area ng 1.53 and then sa area ng 1.58. We are good at those area. Again, 1.53 and 1.58 ang ating areas. Okay? So far, so good naman. Ganito lang ang nangyari sa kanya. Tama nyo to, same pattern silang dalawa. Ayan, oh, same pattern. So, nagko-consolidate pa yan. Healthy pullback yan, katulad ng pagka-pullback niya dito. Alright, na maganda lang dito, niretest niya itong resistance to. Although strong rejection ang napala niya, no? Okay, so let's go for Ichimoku. Papansin natin, Ichimoku still above the cloud, so uptrend pa rin tayo dyan kay Ichimoku. For Bollinger Band naman, there is an, actually sideways pa siya dito sa area na to guys, no? Sideways. And currently, medyo bumukal lang ng kaunti, pero sideways pa rin, no? Bumuka siya dahil meron tayong bullish candle dito. However, medyo yumuyo ko na ulit dahil nagkaroon tayo ng pullback today. For our PSR, sabi niya, healthy pa rin naman yan, uptrend. So, tama na, tignan mo guys, nag-a-agree si, excuse me, si PSR, tsaka si MA9. Still up. Alright? So, for this one, kaya ako sinabi nagko-consolidate, ayan o, oh, magkapatong lang halos ang ating MACD line and signal line. Signifying na consolidation guys, sideways muna siya, sideways. Alright? Ganon din ang pinapakita ng ating histogram. Ayan, no? Almost pantay-pantay. Ang nakita lang natin nakakaiba dito, medyo tumaas yung buying momentum niya. Although pantay sila, bandang dulo, no? Bandang dulo ng ating MACD, umangat ang buying momentum. Ayan, no? Sa negative, medyo nagsisiro na siya dito. So, may mga pumapasok na bumibili. Okay? That's for our CHP. Papansin nyo rin dito na we are holding on. Maganda ang suporta niya dito sa area na ito. Okay? Maganda ang suporta, kaya dito na hinto for today, no? Ang sell-off or ang pullback dahil 1, 2, 3, and then 4. So, 4 times, no? Na ano natin dito. Matibay-tibay itong support na to at 58 levels, no? Very reliable pa siya. And again, sabi ko nga muna, nagbe-base building muna siya sa area na ito. Alright, so wag kakabahan ng mga ano, nabili. Mag-ano lang kayo, set ng cut loss if kailangan. Okay? Now, let's proceed to our next stock. 1, 2, 3, 4, 5. MRC, let's go! MRC, very good run, no? Sabi ni PSR, we are having an uptrend. Very good pa ang kanyang uptrend. Maganda rin ang volume niya above average. And of course, we have here the uptrend. Okay? So, ito yung support of the uptrend niya, guys. Very, very good yan. Alright? Although nasa 52-week high na tayo, malaki ang price movement or price actions niya. Kung susumahin natin, kung 13% inangat niya dito, no? From here to here, oh, that's almost 50% ang inangat ng stock na ito. Although penny stock pa lang naman siya, it's still performing very good. Ano po? So for the Bollinger Band, kita nyo naman, increased. Umangat ka ba naman ng 50% within a span of 50 few days, eh, no? Expanded talaga yan, no? Marami pa ang pwedeng mangyari for this stock. And paangat siya ng paangat. Although, wait tayo, kung papasok kayo, syempre pullback. Ano po? Mahirap sumalo ng nasa taas. Baka maiwan ka rin sa taas. Yan ang masakit doon.
So makikita nyo, uptrend pa din daw siya, no? Wala pa tayong nakikita ang sign of weakness. Although mamaya pa natin makikita yon. So kung mapapansin nyo dito, agree lahat ng ating moving average na this stock is still going uptrends. Makikita nyo ang lakas ng support ng tatlong to nagsama-sama. Sama mo na yung apat, si support 1, si MA50, si MA20, tsaka si MA9. So nag-agree sila na this stock is still very bullish for now. Okay? At yung dalawang MA natin, 100 tsaka 200, medyo malayo sa support 2. No? Although they still agree na bullish pa siya. So for our MACD, we are seeing signs of strength. Nako, napakalakas naman guys. Ano po? Lakas ng uptrend niya, no? Higher high sa ating positive histogram. And laki ng, ano, laki ng angle dito, it's blue over red. No? Signifying a very strong uptrend. Although, ayan lamang, no? Wala tayong masyadong base dito sa ating MRC. Ibig sabihin, biglang angat dito. And nasa overbought area na siya, no? Ito yung resistance pa, tumama pa sa resistance today. So, sorry for that, napindot, ayan. So, meron pa tayong uptrend dito. Although uptrend pa siya after niya mag-base building dito, ang nangyayari, maaari siyang mag-pullback today. Ah, sorry, tomorrow, next trading day, no? Maaari tayong magkaroon ng short pullback, tapos up ulit. Actually, pwede yung pullback intraday. Hindi niya kailangan maging day. Oh, isang chart. Pwedeng bumaba lang tapos umangat ulit. No? So, wait tayo sa pullback niya. Maaaring magkaganoon. Alright. Pero overall bias natin sa kanya. Uptrend pa din naman. Ang dami pang gustong pumasok. Ang dami pang gustong bumili. Alright. So, kung naghahanap naman kayo. Ay, okay. That's ano na pala. No? Gi-introduce pa sana ako ng isang stock na nagbabounce. No? Nakita natin kanina. But then again, next video na lang. Thank you so much for listening. And this is Doc Trader saying that you are blessed to become a blessing. Don't forget to subscribe, like, and comment. And especially share na rin. Thank you guys sa support.